Tawag nilang sa amin ito labog, kaso lang sa kanila dito itong bulaklak, ito yung ginagawa nilang red tea. Ayan o, yung red tea iniinom yun ng amo namin pag oras na ng pag yung mataas yung sugar nila. O, mayroon din papaya dito, parang lalaki tong papaya, wala, lalaki siguro to. Ayun yung papaya na sira. Kasi nga, di ko alam kung sa panahon, sobrang init. Oh, mayroon din kaming balonggay. Diyan, mayroong saging. Yun. May balinghoy. Maraming tanim si Kuya Richard dito. Ayun, oh. Yung balonggay, pinotol niya para maganda ang dahon. Yun, may niyog siya dun. Alam niyo ba kung magkano yung niyog dito? Nasa 2,000 plus yan. Yung kangkong, pinutol nila to nakaraan. Tapos tumubo siya. Ganito na ang tubo. Yelo na ang dahon. Ang yung na yan, magkano bilhin ni Kuya Richard niyan? 200 dirham. So, equivalent sa piso, mga 2-it siya. Seedlings pa to nung binili niya. Maraming silang tanim dito. Diba sa atin to, hindi, dito ginagawang bulaklak. Sa amin ito, walang pakialam ang tao nito. Marami to sa amin. Tumutubo sa gubat. Marami namin pananim dito sa ikot ng bahay. Sa likod. Malaki kasi ang space ng bahay. Dito naman sa aking mahiwagang kusina, magluluto tayo. Magpiprepare ako ng lunch namin. Ito namang isda ay gidrill ko lang yan para kaya mo pagdating niya mamaya. Ito naman sa plastic, hindi ko pwede ipakita kasi secret. Ito yung ulamin namin. Separate yung kaya mo, separate din yung pagkain namin. Pag, minsan pag yung isda, yung piniprepare ko sa aming amo, maggagawa ako ng ibang pagputahe para sa amin. Baka magtaka kayo, ako pala isang OFW dito sa bansang UAE bilang isang katulong sa loob ng bahay. Kung anong niluloto ko. Nagluluto ako ng pansit. Ito naman, nagluluto ako ng gulay para sa kasama namin kasi hindi siya kumakain na itong sa aming ulam. Yung kasama kasi namin is maslong. Kailangan ko siyang prepare ng kanyang pagkain. Kain po tayo. Sarap ng ulam. Diyan alam kami makakain ng Pilipino po dito. Kung hindi kami magluluto, hindi kami makakain. Pero dito naman sa bahay na tinatrabahuan ko, pwede kami magluto anytime. Pero pag yung kakain kami sa labas, bihira. Kasi nga, sobrang mahal dito ng pagkain Pilipino. Simot ang ulam. Masarap kasi. Kakamimis. Since na ako lang mag-isa dito, lahat ng gawain ay sa akin. Akong tagalaba, tagaplansya.
lahat sa akin, pati linis. Pero pag andito yung kapatid ko, sabi, tinutulungan ko lang siya sa linis, siya ang naglalaba at saka plansa. Ako naman ang tagaluto. Ganito ang buhay sa abroad. Dapat magtulong-tulungan. Pag may free time, tutulungan mong kasama mo para hindi mabigat ang trabaho. Lalo pat kapatid ko lang din ang kasama ko dito sa bahay. Ito naman oras na ng palitan ng aircon. Magpapalit na ako ng aircon. Kasi yung aircon dito hindi yung hindi synchronized. Isa-isahin mo talagang palitan yung aircon. Kaya kailangan ko na siyang palitan kasi oras na ng palit. Saka hindi pa masyadong malamig dito. Yung aircon sa bahay kailangan pang i-open. Tapos alternate para hindi masira. I-grill ko lang itong isda. Tapos magpiprepare lang ako ng salad sa kanya. Ito yung ginagawa kong sauce para sa aking salad. Ginagamit ko din to siya sa pag gumagawa ko ng patos, vegetable salads.